Pinaibig ng binata ang dalaga na anak ng isang mayamang negosyante, upang palaguin ang kanyang negosyo. Ngunit kalaunan, ay mawawala at malalantad ang mga panloloko na kanyang ginawa. Lahat ng yan, dito sa kwento na kakapulutin mo ng aral at inspirasyon. Pero bago ko ipagpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka muna at samahan mo ko hanggang sa dulo ng video na ito. Nasa lobby ng isang hotel si Tiffany, nang makatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga tauhan niya sa restaurant. Ipinaalam nito na nagkulang umano sila ng karneng baboy, dahil nasira ang stock nila at hindi na raw kayang mag-deliver ng supplier nila. Sinubukan na rin daw nilang humanap ng ibang supplier, ngunit walang may kayang makapag-deliver sa oras na kailangan nila, para sa function nila mamayang gabi. Nabahala si Tiffany sa sinabi ng kanyang tauhan, hanggang sa narinig niya ang pag-uusap ng isang lalaki at receptionist. Nagtatanong ang lalaking ito, sa proposal na ipinasa nito noong isang linggo, tungkol sa pagsusuplay sana ng karneng baboy sa hotel. Dahil dito ay nilapitan ni Tiffany ang lalaki at nagtanong, "Excuse me, tama ba ang narinig ko, isa kang pork supplier?" "Yes po ma'am, pork supplier po ako sa iba't ibang restaurant sa lugar namin. And gusto ko po sanang mag-venture na mag-supply rin dito sa Manila," sagot ng lalaki. "Meron ka po bang kumpletong dokumento, at kopya ng iyong proposal ngayon mister?" tanong ni Tiffany. "Emil po ma'am, ito po yung papers," wika ni Emil habang inaabot ang mga dokumentong hinihingi ni Tiffany. Nang matapos pag-aralan ni Tiffany ang mga papeles, ay ipinaliwanag niya kay Emil kung gaano karami ang kailangan ng restaurant niya na may deliver sa tanghaling iyon. Ikinagulat ito ni Emil, ngunit imbes na panghinaan ng loob, ay mas nilakasan niya ang kanyang loob, at tinanggap ito bilang hamon na kailangang malampasan ang kanyang negosyo upang mas maparami ang kanyang mga kliyente. "So, subukan natin ngayong araw. Kapag nagawa mong makapag-deliver on time with good quality products, who knows, baka ito na yung break na hinihintay mo sa Manila. Gagawin kitang regular na supplier." Pang-eengganyo ni Tiffany. Matapos nilang mag-usap, ay agad nang inazay kaso ni Emil ang order ni Tiffany, habang ang dalaga naman ay patuloy pa rin pinapahanap ang kanyang mga tauhan ng iba pang mga supplier upang makasiguro ito. 2 oras na ang lumipas ngunit wala pa rin mahanap ang mga tauhan ni Tiffany. Namamroblema na ang dalaga nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Emil na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ipinaalam nito na nakaalis na sa warehouse nila ang delivery truck at papunta na ito sa restaurant ng dalaga. Pagkarating ng delivery ay agad na pinatingnan ito ni Tiffany sa kanilang chef. Bumilib sila sa magandang kalidad ng karneng baboy na ibinente sa kanila ni Emil. At sa mabilis na pag-deliver nito sa kanila. "Ako ay humahanga sa iyo Emil," sambit ni Tiffany. Dahil dito ay kinuha ni Tiffany si Emil bilang regular na pork supplier ng restaurant na yon. "Ang swerte mo, sir. Congrats. Kapag tuloy-tuloy na maayos ang pag-supply mo dito ng karneng baboy, baka gawin kang pork supplier ni ma'am sa lahat ng branch ng restaurants niya. At hindi lang yun. Alam mo bang may hotel chain yan sila ma'am? Nako, jackpot yang negosyo mo pag nagkataon. Kaya mas husayan mo pa." Payo ng isa sa mga taga-kusina kay Emil. Nang dahil dito ay mas pinag-usayan pa ni Emil, at sinubukan niyang makipaglapit kay Tiffany. Nagbunga naman ang kanyang mga paghihirap, sapagkat makalipas ang isang buwan ay ginawa ng pork supplier si Emil sa iba't ibang branch ng restaurant ni Tiffany. Dahil sa pagiging regular na supplier ni Emil sa mga restaurant ni Tiffany, madalas na nagko-cruise ang kanilang mga landas. Lalo na sa tuwing sumasama si Emil sa pagde-deliver ng mga karne kung saan sila nagkikita ng dalaga. Kung minsan ay nagkakape muna sila sa labas, habang ibinabagsak ang mga karneng baboy sa restaurant ni Tiffany. Hanggang sa madalas ay nagkakayayaan na rin sila na mag-agahan ng sabay. Dahil dito ay unti-unting nagkalapit ang dalawa hanggang sa sila ay nagkagustuhan na at naging magkasintahan. Isang araw ay nakatanggap ng tawag si Emil mula sa hotel na dati niyang pinagpasahan ng proposal, kung saan sila nagkakilala ni Tiffany. Nais umano siyang makamiting ng mga bigating boss.
ng hotel chain na ito upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang proposal. At sa balak nilang gawing port supplier si Emil ng buong hotel chain ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng kanilang meeting ay binati ng chairman si Emil na ama ni Tiffany. "Congratulations! Narinig ko na sa anak ko ang tungkol sa'yo, umaasa ako na pag-iigihan mo." Labis na nagpasalamat si Emil. Pagkaalis niya ay kinausap naman si Tiffany ng kanyang ama. "Tiffany, masyado kang tiwala sa boyfriend mong pork supplier. Siguraduhin mong hindi ka niloloko niyan. Kaya ko lang siya kinuha bilang supplier sa hotel chain natin, ay dahil sa rekomendasyon mo." "Dad, he's not like that. Nagmamahalan kaming dalawa." Siguradong sagot naman ni Tiffany. Di kalaunan ay nagbago ang paniniwalang ito ni Tiffany. Dahil noong isang araw, habang kumakain sila sa labas ni Emil, biglang may sumugod na babae sa kanyang kasintahan at sinampal ito sa harapan niya. "Manloloko ka, akala ko ba pure business lang? Eh bakit may pahalik-halik pa kayong dalawa?" Pag-uusisa ng babae kay Emil. "Miss, nakikita mo ba kung gaano nakalaki tong tiyan ko? Anak niya tong dinadala ko at ikakasal na kami sa susunod na buwan." Sabi naman ng babae kay Tiffany. Ikinagulat ito ni Tiffany. Napatingin na lamang siya ng masama kay Emil, na puno ng katanungan sa kanyang isipan. "Please let me explain," wika ni Emil kay Tiffany. Upang takasan ang kahihiyan, nadulot ng eksenang ito na kumuha ng atensyon ng mga tao sa restaurant, ay nagmamadaling umalis si Tiffany. Kinuha ni Emil ang pagkakataong ito upang kausapin ang babaeng sumampal sa kanya. "Mia, ano bang ginagawa mo rito? Huwag mong ibahin yung topic. So bagong babae mo na naman yun?" Tanong ni Mia. "Ano ka ba naman? Hindi ko siya mahal, ginagamit ko lang siya para sa negosyo ko. Kita mo nga't ang dami ko nang sinusuplayan ng mga restaurants at hotel dahil sa kanya, di ba? Ginagawa ko to para sa atin. Para sa future nating tatlo ni baby," paliwanag ni Emil. Hindi sang-ayon si Mia sa ginagawang ito ni Emil. Kukontrahin pa lang sana niya ito. Nang biglang may babaeng sumampal dito at nagsabing, "Manloloko, manggagamit ka lang pala." Bumalik pala roon si Tiffany dahil naiwan nito ang susi niya sa kotse at narinig nito ang lahat ng sinabi ni Emil. "Tiffany, nagkamali ka ng intindi. Please mag-usap tayo," pakiusap ni Emil. Hindi na ito pinansin pa ni Tiffany at muling lumabas ng restaurant matapos niyang kunin ang kanyang susi. Hinabol siya ni Emil at sumunod sa kanila si Mia ng palihim. "Tiffany, wait, makinig ka naman muna sa akin. Hindi ko naman talaga siya mahal eh. Napipilitan lang akong pakasalan siya dahil buntis siya. Kung gusto mo'y makikipaghiwalay na ako sa kanya at di ko na siya pakakasalan." Pangungumbinsi ni Emil. "Lahat talaga gagawin mo para makapangloko. Kung ganoon kadali para sa'yo na gawin yun sa kanya, most likely ganoon din ang gagawin mo sa'kin. Manahimik ka na dahil nakapagdesisyon na ako." Matapang na sagot ni Tiffany bago sumakay sa kotse nito. Bago pa underan ni Tiffany ang sasakyan, binuksan niya muna ang bintana ng kanyang kotse at sinabi kay Emil, "By the way, kakausapin ka ng lawyer ko bukas para ma-process ang termination ng contract mo bilang port supplier ng lahat ng restaurants at hotels ng family namin." Nanlambot si Emil sa sinabing ito ni Tiffany. Akala niya'y tuluyan na siyang naka-jackpot sa dalagang anak mayaman. Sa kanyang pagkainis, nang makita niya si Mia na nakamasid sa malayo ay napagbuntungan niya ito ng galit. Sinisi niya ang kanyang kasintahan sa nangyari sa pagkapernado ng kanyang pagyaman. Sa kanilang pagtatalo ay biglang humilab ang tiyan ni Mia at dinugo ito. Agad siyang isinugod sa ospital ni Emil. Mabilis na dala sa ospital si Mia. Nawala pa rin sa kanya ang sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Sa pangyayaring yun at sa labis na pagkalungkot ni Mia ay nakipaghiwalay na siya kay Emil. "Ano, masaya ka na? Wala ka na ngayong rason para magpakasal pa sakin," sambit ni Mia. "Tingin mo ba talaga masaya ako na nawala ang anak natin? Hindi ko yun kagustuhan," wika ni Emil. "Ikaw ang gumawa niyan sa anak natin. Dahil sa'yo at sa mga kalokohan mo ay nawala ang anak natin kaya ayaw ko na. Malaya ka na at ganoon din ako sa mga panloloko mo. Umalis ka na, ayaw na kitang makita pa. Saad ng babae." Labis ang naging pagsisisi ni Emil sa nangyaring iyon. Sa paghahangad niya na mapabilis ang pag-asenso niya sa buhay, naging gahaman siya't nagawa niyang makapanloko at manakit ng maraming tao. Nang dahil sa ginawa niyang iyon ay mas lalo siyang nawalan sa buhay. Nawala ang mga taong nagmamahal sa kanya.
bumagsak ang kanyang negosyo, at higit sa lahat ay hindi niya na maibabalik pa ang nawalang buhay ng kanyang anak. Sabi mo sa kwentong ito, mag-comment na at sabihin ng iyong opinion. Huwag mo kalimutan mag-subscribe ba bago ka umalis. Maraming salamat at tinapos mo ang video ko. Muli, ito po si Jen Valdez, signing off.